Magandang araw mga classmate. Ngayong araw ang pag-uusapan natin ay ang central angles, arcs and chords of circles. So balikan muna natin yung ating naging huling lesson about circles. So unahin natin yung central angle. So when we say central angle, so this is an angle whose vertex is the center of the circle and its sides are radius of the same circle. So let's say we're going to illustrate the central angle using circle A. Sabi natin ang vertex niya ay yung center at ang kanyang side ay radius ng circle. So mula dito sa ating illustration, so mapapansin nyo, so itong part na to ng circle ay nabuo mula dun sa endpoint ng ating dalawang radius. So tatawagin natin itong part na to as arc of the circle. So aside from that, itong bahaging to ay another arc of the circle. Okay, so ano ba yung arc? So when we say arc, this is part of the circumference of a circle, or this is a portion of the circumference. So this is usually a smooth curve joining two points of the circumference. So ito nga yun. Balikan natin. So halimbawa, ito yung ating central angle. Okay. So ito naman yung ating arc. Okay. So itong arc na to, so based dun sa ating naging huling lesson, so tatawagin natin siyang minor arc. So ano uli ba ang ibig sabihin ng minor arc? So sabi natin ang minor arc, ito yung arc na ang measurement niya mas malaki sa 0 degrees at mas maliit sa 180 degrees or semicircle. And then if we're going to notice also, meron tayong isa pang arc. So ito naman yung ating major arc. So, ang major arc natin ay, of course, mas malaki sa 180 degrees but less than 360 degrees. Okay. So, let us name our minor arc. So, ang ating minor arc dito ay tatawagin nating arc BC. Then, yung ating major arc using three letters. So, we're going to name that as arc BDC. Okay, so another thing, so let's say we're going to extend the radii, itong ating segment BA. So let's say in-extend natin siya. And then, so this point, so let's say we name that point as E. So this time, nakabuo tayo ng diameter. So from the diameter, so we can identify two semicircles. Okay, so i-highlight ko yung ating dalawang semicircles. So ibig sabihin again, ang ating diameter, so it divides the circle into two semicircles. So that is another kind of arc which is equivalent to 180 degrees. Another important thing about this lesson is what we call the sum of central angles. So, ano ba yun? So, it states that the sum of the measure of the central angles of a circle with no common interior point is equal to 360 degrees. Okay, so proceed tayo dito sa ating illustration. So, if you will notice, so meron tayong apat na central angle. So, ito yung isa. Ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, at yung pang-apat na central angle. Sabi natin, kapag kinuha natin yung sum ng ating mga central angle na walang common interior point, so ang equivalent niya raw ay equal sa 360 degrees. Okay, so let's say we have measure of angle 1 plus measure of angle 2 plus measure of angle 3 plus measure of angle 4 is equal to 360 degrees.
So next thing about this lesson is yung tinatawag natin na arc addition postulate. So ano ba itong postulate nito? It states that the measure of an arc formed by two adjacent arcs is the sum of the measure of the two arcs. Okay. So this time arc naman ang ating pinag-uusapan. So ibig sabihin ito daw yung dalawang adjacent arc yung let's say in symbol we have arc BC. So pag inad natin siya kay arc CD, so ito ay equivalent sa measure nung ating lagay natin yung measure na symbol arc BCD. So yan yung ibig sabihin ng ating arc addition postulate. So there are three important things about the measure of an arc with respect to central angle or central angle. So unahin natin yung number one, sabi dito, the degree measure of minor arc is the measure of the central angle which intercepts the arc. Okay, so identify muna natin yung ating central angle. So based from the illustration, we have angle OBY. Okay. So sabi dito, ang degree measure ng intercepted arc ay parehas sa central angle. Okay. So from central angle OBY, so ang kanyang intercepted arc ay arc OY. So sabi, ang sukat daw nila ay equal. So ibig sabihin kung ang ating central angle ay let's say this is 130 degrees. Ibig sabihin yung ating lagay natin 130 degrees. So ibig sabihin yung ating sukat ng ating arc OY is also equal to 130 degrees. Second one, we have the degree measure of major arc is equal to 360 degrees minus the measure of the minor arc with the same endpoints. Again, so let's say again, ang ating central angle ay angle OBY. Ang kanyang intercepted arc ay arc OY. So let us put another point dito sa circumference. So let's say this is A. Okay, para makuha natin yung ating major arc. Kasi sabi natin in naming major arc, ang ginagamit na letters ay tatlo. Okay. So let's say ang ating angle OBY is let's say again this is 130 degrees. So, alam natin na itong kanyang intercepted arc is also 130 degrees. So, question. So, ano ang magiging sukat ng ating major arc? So, sabi dito, ang sukat ng major arc is, so ilagay natin, ang ating major arc or measurement ng major arc which is arc OAY is equal to 360 degrees, ito yon, minus measure of the minor arc with the same endpoint. Ito yung tinutukoy na minor arc na merong parehas na endpoint doon sa ating major arc. So, ang sukat ng ating minor arc ay 130 degrees. So, kapag na-minus natin sa 360, so that is equivalent to 230 degrees. And that is the measure of arc OAY. So, yung pangatlo, sabi dito, the degree measure of a semicircle is 180 degrees. So, let's say we have circle A and we have diameter which is segment BC. So, meron tayong dalawang semicircle.
So, yung unang semicircle natin is arc BDC, which is equivalent to 180 degrees, and arc BAC, which is also equal to 180 degrees. Okay, so let us try to answer the following example we have here. So, yung number one, find the measure of arc BC. So, from the illustration, we have circle A. So, ito yung ating arc BC. Yan. So, if you will notice, ang arc BC is the intercepted arc of central angle BAC. Ito yun. So, by definition or dun sa number one rule na sinabi natin, sabi natin kanina, ang sukat or the measurement of the central angle is equal to the measurement of its intercepted arc. So, if this is 30 degrees, so ibig sabihin, ito is also 30 degrees. So, ang ating sagot sa number 1 is 30 degrees. Okay, so proceed tayo sa number 2. Okay, ayusin natin. So, number 2, ang hinahanap naman natin yung measurement ng angle BAD. Okay. So, ito yon, angle BAD. Okay. So, analyze natin yung figure. So, if you will notice, dun sa ating figure, meron tayong angle na CAD. So, etong symbol na to, so nangangahulugan siya na siya ay right angle. So, ibig sabihin, meron tayo ditong 90 degrees. So, when we combine yung 30 degrees tsaka 90 degrees, so sabi natin kanina sa mga postulate na nabanggit kanina, yung arc addition postulate, yung sum nito, etong arc na to at tsaka ito, ay equal sa arc BCD. Yan. Which is the same dun sa ating dalawang angle. So, if we combine 30 degrees and 90 degrees, so that is equivalent to 120 degrees. So, ibig sabihin, ang measurement ng ating angle BAD is 120 degrees. Okay. So, proceed tayo sa number 3. Again, ilagay na natin. So, this is 30 degrees. So, this is 90 degrees. So, kahit di na natin ilagay yan, since ito yung ating symbol for a right angle. Okay, so let us find the measure of arc BFC. Okay, so ito yon, BFC. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin dito is a major arc. So, ito yung pangalawang rule kanina. So, sabi natin para makuha yung measurement ng major arc. So, we have measurement of arc BFC is equal to 360 degrees minus yung ating identified na minor arc na merong same endpoint. Ito yon. So, ibig sabihin, ima-minus lang natin siya doon sa 360. So, ang sagot natin is 330 degrees. So, yun yung sukat ng arc BFC. So, about the measurement of angle DAE. Saan yung DAE natin? So, ito yun. Yan. So, ano ang sukat ng ating angle DAE? So, analyze uli natin yung illustration natin. Okay. So, gagamitin natin dito yung concept ng semicircle, which is divided by a diameter. Ito yon, diameter natin na arc, or sorry, na segment BE. So, from here, we have 30 degrees.
Ito, 90 degrees. And then, we all know na ang sukat dapat nung ating semicircle is 180 degrees. So, meron na tayong 30 degrees, meron na tayong 90 degrees, which is equivalent to 120 degrees. So, para magkaroon tayo ng 180 degrees, so ang kulang na lang natin is, so, pag minus natin yung 120 sa 180, so that is equivalent to 60 degrees. Okay, so gusto ko lang linawin, classmate, that there are several ways para makuha natin yung sagot. So, pwede natin gamitin yung iba't ibang postulate na binanggit natin kanina, or we can simply analyze the illustration based from the definition ng ating different parts ng circle. Okay, so subukan natin yung last example. So, let's say we have to find the measure of angle FAE. So, ito yun. Yan. Again, so merong iba't ibang way para makuha natin yung ating sagot dito. So, gamitin natin yung definition na meron tayo kanina. Yan. Sabi natin kanina, meron tayong 180 degrees mula rito. Yan. Dahil ito ay diameter. So, ito 90. Ito ay 60. Ito yung naging sagot natin kanina. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung ating segment CF is also a diameter. So, ibig sabihin, ito semicircle din. So, kung meron tayong 90 dito, meron tayong 60, ibig sabihin, ang sukat nito is equal to 30 degrees. So, dahil ito yung intercepted arc ng angle na hinahanap natin, which is sa central angle. So, ibig sabihin, ito 30 degrees din. Ibig sabihin, measurement of angle FAE is 30 degrees. Okay, so another one. So, pwede na nating makuha na ito ay 30 degrees kasi kung mapapansin nyo, itong ating angle BAC, ito yon, at angle FAE ay yung tinatawag nating vertical angle. Okay, so yung lesson ng grade 9. So, vertical angle, so yung they are sharing the same vertex with the opposite angle na equal ang kanilang measurement. Okay, so that's it. I hope ay meron kayo natutunan sa lesson natin sa araw na ito, and feel free to share this video to others, especially sa iba pa nating classmate para mas marami pa tayong matulungan. Until next time!